Pera nyo ba yan? Secretary, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're patagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung list. Because of politics. Pangatlong tanong ko, pera nyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi nyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, during the time of President Duterte, walang pinipili. Madam Chair, one more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh, Secrex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Kulito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na naiulat nga pong na-hold no at pinatigil ang ng DSWD ang AIX payout. Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng bagyong Egay at ibang pangkalamidad no. Marami dito mga sunog rin po at alam po ng ating Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng agarang tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries, yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na natin pinapollow up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga benepisyaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AIX, Assistance in Assistance to Individuals in Crisis Situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now, the DSWD failed to validate the list. Nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapagsumite naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AIX ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, no? Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs. Akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face masks. At gusto ko talang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating Regional Director. To Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Senator, you're under oath po. You're under oath. Yes po. Akin po as regional director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami mapag... Ma'am, specific dito, po... Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo.
Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado po kayo? How about sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado niyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin niyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo po haluan ang politika. Sa totoo lang po, ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Aimee, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of President Duterte, walang pinipili. Ang nagdala noon si Secretary Rolly Bautista, isang dating sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero huwag niyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Huwag niyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila, eh bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Eh ngayon, nandito ang inyong secretary. Eh, pwede naman sigurong sagutin ng ating mahal na secretary yan. Bakit po ganun, sir, naging selective doon tayo? At meron lang po ako isa site na isang instance. Halimbawa, dito sa ano, sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Eh nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then, nung pumunta ka, dinoble mo. Dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. Gerald Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for payout na po doon, mga indigents, no? Senator, maybe biktima po ito ng earthquake o disaster, due na po. So nagmakaawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release niyo na. Release niyo na. Nung pina-release mo, dinoble mo pa. So ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede niyo pa lang doblehin pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics? Yeah. Senator, I'm not... One question. For the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh. In fact, in fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. And then... I communicated that so many times. Okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Yeah. Kikinig ang publiko natin.
Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ho akong, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12. 12 was, the last time was? Last year, if I'm not mistaken. Yun pa yung September na mga listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, well, kailan kayo pumunta ng... Senator, kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Remember, lumapit sa'yo yung mga local officials. And then, you ordered them to release the AX. Kasi lumapit sa'yo personal, di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa'yo personal? No, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, I don't have any intention of running for the Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City... Meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor, emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX, it's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, sir, nagmamakaawa. Hindi niyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. AX po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, I'll have Director Wentz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. NCR, oho. And we have addressed that. Aminado ho kami, there were delays to the commitment to the senator, but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, 5 months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila, pero nag-antay sila ng 5 buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? Sen, hindi. O kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, to Director Marie Angela Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang pilian, walang halong politika yan. Lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Aimee yan. Dahil siya po ang chairperson ng social justice nung panahong yon. At ma'am, kahit na si Ma'am Aimee, meron po siyang kanyang sariling initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang gustong ito patulungan at ng mga lugar, panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yun. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Aimee. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos
ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I am not using the office for my politics and I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025. Election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's the first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wentz so that he can put forth on the record the payout list. Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, Secretary Rex. Nung panahon mo as mayor ng Valenzuela, hindi naging selective ang DSWD sa panahon yun. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad, sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Walang, hindi ka tulad ngayon. August, Abril na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa tulong na 3,000. AIX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Pera nyo ba yan? Kayo ma'am, Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're dispersing. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung list. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Aimee yan, no? Panahon ni Senator Aimee, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos during the time of President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Aimee noon, even during the last few months of his President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano dyan yan eh? 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya, yung SAP, eh halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, we assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director. Yun naman ang uniform answer niyo, di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag paborito ninyo, ang politiko, uy, may cash na bukas. Pag sunog, ay sorry sir, walang cash. Papainapan niyo yung Pilipino. Nasunogan na nga, back to zero. Walang pambili. Ni walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral, papahirapan nyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. Pero kung meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may... Ano nga yung kasabihan?
pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. TSWD. Ang problema natin ngayon, institutionalize natin ang AX. Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin, na nag-aantay na sagot ng taong bayan. Alam nyo, naawa ko sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isa batas ito, institutionalize ito. Pero kung isa sa batas lang natin ito, hindi yung mga mahirap pang makikinabang, huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na makakatulong na mapabilis ang serbisyo. Halimbawa, hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andyan yung Malasakit Center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka. Pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Wait, pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ang Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan.